Thank you for clicking on this video. Today, the number one scooter just got bigger, more powerful, and a lot better. This is the Honda Click 160. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. All-new Honda Click 160 was just launched in Indonesia, and right away I can say I am truly impressed. At kung bakit, yan ang pag-uusapan natin. We'll talk about its design, performance, features, value for money, and before the video ends, ando na ating 537 peso question of the day para sa motor na to. Let's go! Design, well, baka iniisip mo dahil Honda Click siya, it's pretty much the same kasi mula nung nilabas si Honda Click several years ago, parang laging yun na yun eh. Wala naman masyadong significant changes, pero this time, iba to. Pag tinignan ko siya, meron siyang konting resemblance ng Honda PCX, pero iba eh, dahil hati nga yung headlights, yung design sa headlights sa harap. Kaya masasabi mo na yung design approach, meron siyang sariling character eh. May sarili siyang angas at forma na siya lang ang meron talaga. Pag tinignan mo yung dimensions niya, halos kaparehas talaga siya ng Yamaha Aerox. So ibig sabihin lang noon, pumapasok na si Honda Click sa category ng maxi scoot. Lalo na yung mga gulong niya, mas lumaki na ngayon, lalo na yung sa likod. Ang size is 120x70x14, so malapad siya. In a way, mas maganda yan kasi mas kapit yung gulong sa likod, mas malapad. At hindi lang yun, hindi lang better riding experience ang binibigay niyan, mas forma ang binibigay niyan sa motor na to. Pag tinignan mo yung gilid niya at likod, mula doon sa footboard, papunta doon sa likod, wala ka masyadong makikita significant changes, pero obvious talaga mapapansin mo na mas lumaki siya. At dahil dyan, mas lumapad yung gulay board niya at yung kanyang upuan. So, better riding experience uli yan. More comfort para sa rider at sa OBR. Banggitin ko na rin yung kanyang bagong design sa kanyang exhaust pipe. Nakakatuwa kasi simple lang ang dating, pero ang ganda ng pagkakablend dun sa overall design ng motor. At sa mga bagong scooters na nilalabas ni Honda, andyan ang kanilang ESAF, Enhanced Smart Architecture Frame. So, ibig sabihin yun, yung frame na ginagamit nila, dinesign nila para maging stable, mas magaan pero mas matibay. So ibig sabihin niyan, mas madaling gamitin, very agile. At kahit tinginin malaki siya, pag ginamit mo pala, wow, ang sarap, ang gaan, ang sarap gamitin. Gusto ko rin banggitin yung kanyang double disc brakes. Kasi pag double disc brakes, hindi lang safety feature ang binibigay niya, pero talaga namang mas maganda forma niya, mas maangas siya pag nakita mo dalawa ang disc brakes ng motor. Overall, pag sinabing Honda Click, ever since nilabas siya, hindi talaga ako na-excite masyado kasi nga, lagi mo naman siya nakikita, maraming bumibili sa kanya. Kahit saan kalsada, andyan siya, pero this time, with the Honda Click 160, I have to say, I am excited, I really like it. Speaking of performance, well, iba to kasi ang makina niya this time is, yun nga, nabanggit na natin, 160cc, 4 valves na siya, wow. At dahil dyan, ang binibigay niyang output is more than 15 horsepower. So, ibig sabihin din yan, kasing lakas na siya ni Yamaha Aerox. And all of these attributes is there while giving you still the best in fuel economy. On an average, pag kaya mo talaga yung tipid mode, kaya niya ang 45 to 46 kilometers per liter. Wow, diba? At dahil yan sa kanyang ESP Plus technology na meron din sa Honda PCX, meron din dito sa Honda Click 160. At syempre, usapang performance, kilalang-kilala na natin ang Honda reliability, yung quality ng mga motor na meron sila, yung makina. Kaya ala na tayo masyadong dapat mahabang pag-usapan patungkol sa aspect na yan. They have nothing to prove. Alam mo na pag Honda, it's really premium quality. Andito na tayo sa features, umpisahan na natin. The Honda Click 160, it's all LED.
Meron siyang USB charging port. Dati wala siya niyan. Laging yan ang pintas ko dati. Ngayon, meron na. Dual disc brake siya. Meron siyang version na naka-ABS. May version siya na naka-CBS. 18 liters ang compartment space niya. At keyless si Honda Click 160. At yun nga, gusto ko i-mention yung kanyang brand new 160cc engine with 4 valves. More power, still the best in fuel economy. At andun pa rin ang kanyang digital display panel at meron siyang idling stop system. And lastly, Honda Click siya, so malapad ang kanyang gulay board. Yes, andito na tayo sa value for money. If you're still watching this video, you're finding some value in it, I hope you would consider subscribing to my channel and hit that like button. Thank you. Ever since naman nilabas si Honda Click, alam naman nating lahat yan, it's really value for money. Lahat ng hinahanda mong aspeto sa isang mid-range scooter, meron siya. Functionality, power, malaki siya tignan, dependable, reliable. Kaya karamihan sa mga delivery riders, mga panghanap buhay most of the time, hindi naman lahat, pero alam naman natin marami sa kanila, first choice nila or second choice, but isa talaga sa napipili agad nila is to use a Honda Click. At dahil dyan, gusto ko na rin ikwento yung nakausap ko kanina ng delivery rider. Naka Honda Click siya, 125, kulay orange, ang dumi-dumi, medyo upod na yung gulong. Sabi ko talagang, wow, bihira naman tong linisin. Pero naisip ko talagang panghanap buhay, araw-araw niyang ginagamit. Kinausap ko siya, nakapagkwentuhan ako sa kanya sandali. Sabi ko sa kanya, grabe na servisyo binibigay sa inyo ng motor mo na to. Talagang halatang araw-araw ginagamit mo. Oh, yes sir, talagang sulit sa akin yung motor na to. Almost 4 years ko nang ginagamit. Kaya ano sinabi niya, almost 4 years, medyo na-intriga ako, na-curious ako. Gusto ko malaman ang mileage niya. So tinanong ko siya, pre, ano na ba mileage ng Honda Click mo? Nung tinanong ko yun, medyo napahinto siya. Nag-isip siya, napakunot yung noo niya. Di niya maalala. Wait lang, binuksan niya yung motor niya, chinek niya, sinilip ko, at nakita ko, wow, nagulat ako. Ang mileage ng Honda Click niya, it's 84,000. So on that story alone, alam mo talaga na Honda Click to, it's value for money. Yes, andito na tayo sa 537 peso question of the day. Is it worth the money you'll pay for it? For the all-new Honda Click 160, ang forecast kasi na i-release na dito sa Pilipinas is later this year. Sana mga mid-year pa lang ilabas na. And from what it offers, sa overall package niya, sa dating niya, sa refreshing new look na maangas na design, obvious naman na talaga umakit na siya sa competition sa level na talagang kinukumpit na niya si Yamaha Aerox. Exciting, di ba? So assumption ko, pag ipaprice to ni Honda Philippines dito, hindi niya ilalayo sa presyo ng competition niya. Estimation ko, para sa akin lang naman, kung ilalabas dito yung combi brake system version, maglalaro yung presyo niya sa around 105 to 110,000 maybe. At doon sa kanyang ABS version, most likely around 114,000 to 120,000 Philippine pesos. Pero we'll never know, we'll just wait and see. Ang nakakatuwa lang dito, dahil nga si Honda Click ang nagahari sa 125cc category, hindi natin akalain na, wow, papasukin din pala niya ang 150cc category. Dahil alam naman natin na may mga motor na sila na nandiyan sa segment na yun. Pero eto, in-upgrade nila si Honda Click 160. Halos wala ka nang hahanapin sa motor na to. Power, design, elegance, premium look, big tires. At yun nga, dahil pumapasok na siya sa category ng maxi scoot sa level na yan, kaya kung ikaw yung buyer o rider na bibili ng motor, at ito yung target mo ng motor na bibili sa category na to, well, sa paglabas nitong Honda Click 160, mapapapause ka ng konti, mapapaatras ka, at mapapaisip ka ng malalim. All we can do right now is wait and see. Tingnan natin kung kailan to dadalhin ni Honda Philippines dito. But bottom line is, bihira ko lang sabihin to, pero talagang nung nakita ko yung motor na to, siya yung motor talaga na nakaka-excite abangan at masarap pag-ipunan. Dahil alam mo na pag ito ang naging motor mo, it is worth the money you paid for it. That's it! So, yeah, hintayin na lang natin kung kailan ito dadalhin ni Honda Philippines dito. I'm excited, you're excited, everyone's excited. Sana dali na siya very soon. So, that's it. Maraming salamat sa inyo. If you're still watching this video, you found some value in it, nakatulong sa inyo ng konti, na-entertain kayo, or whatever, sana mag-subscribe kayo sa channel ko and hit that like button. And that's it. Ride safe, and I'll see you on the next one.